cottage chicken, guys, ay madali ding alagaan, kagaya rin yan ng native na manok. So, nag-umpisa ako, guys, na mag-alaga ng heritage chicken noong 5 years na ngayon. At hanggang ngayon ay still ongoing ang aking pag-aalaga. Kaya, ine-enjoy ko rin ang pag-aalaga ng mga hayop dito sa aming farm. Alam niyo, guys, itong lahi na chicken ito ay mahal. Kaya lang, napakaganda. Beautiful but expensive. Ayan. Tignan niyo ang rooster niya, guys. Napaka laki. Halos sa ano na siya, oh. It's a very big breed, this one, guys. Ito is ito yung rooster. Tapos ito naman yung hen niya. Ito. You know, guys, ito. This is the sign. Ito ang palatandaan na malapit ng mangitlog. There is a sign. If this is already red, ito ay namumula na siya. This is the sign. It's laying egg. Very close to lay egg now. Yeah, ang ganda. This is, ito yung hen. Ang ganda ng hens niya. Babae ito na yun. Malapit na silang mangitlog. Kaya alam nyo yan, magiging pula na yan. Yan ang palatandaan na they're laying egg very soon. Ang bentahan nito, guys, yung mag-asawa, pag ibebenta yan, nasa 2,500 din. 2,500 to 3,000 ang mag-asawa. Kasi ang sisiw nito is 220, 2 weeks old. Kaya pag ganito nang ready to lay, mahal na. Pero ang ganda ng lahat. Ito, guys, ang aking mga sisiw. Ito ay Bear Plymouth Rock. Ito, guys, ay magto 2 weeks old na sila. So, ang presyo nito, guys, ay 120 each. 2 weeks old yan, guys. So, ito ay naka-reserve na rin. May nakakuha na rin dito. Pinapa-reserve nila. So, ang nagkakalaga ng isang sisiw, guys, ay 120 per head ang sisiw nito. With vaccinated na yan, guys. Na bago ko i-dispose ang aking mga chicks, ay binabaksin ko muna, guys, para safe sila. Kasi dito sa aming lugar, ay may sakit ang mga manok. Pero sa awa ng Diyos, guys, marami nang namatayan ng manok, pero ang aking mga manok ay safe sila. Hindi pa natatamaan. Alam nyo, guys, dito sa aming lugar, hindi lang dito sa aming lugar, sa iba't ibang panig rin ng Isabela, kasi I'm staying here in part of Isabela, San Mariano. Ang presyo, guys, ng ang mga manok na heritage dito ay medyo may kamahalan, pero maganda ang breed ng mga manok na gagalito. Ipapakita ko sa inyo, guys, ang presyo ng aming mga manok, at ito rin ang kasalukuyang business ko ngayon, ang pag-aalaga ng heritage chicken at saka yung pagpapaitlog sa kanila. Kung paano ko napaparami ang aking mga manok at kung magkano ang presyo ng nakadepende yan, guys, sa age ng ating mga alaga. So, uumpisahan ko, guys, sa ating mga sisiw. At meron din ako dito, isa almost 1 month old na sila. Ayan, malalaki na sila. Ito, guys, ay breed ko para sa itlog. Ayan. Malalaki na sila, guys. Pag ibebenta ko ito, guys, ay nakakahalaga na ng 500 each. 1 month old. Kaya, alam nyo, guys, itong mga klase ng manok na ito ay napakagaling nila mangitlog. They are very active for laying egg. Tignan nyo, guys. Oh. It's a big one. Oh. Malalaki na sila. Pero, ito, guys, I will keep it for laying egg because hindi kasya ang itlog dito na pinapatisa ko. Kaya, i-reserve kong mga ito na sa mga laying egg para maparami ko. Nagpapapisa din ako, guys, kaya I have my own incubator to hatch eggs.
That's why it's very easy to breed. Ito rin ang isa kong heritage chicken. It's a black Australop. Ayan. At nangingitlog na rin sila, guys. Marami na rin silang itlog. Ayan sila. Ayan. Ayan ang pag-itlogan nila. Ayan siya. Alam nyo, guys, ang mga manok na ito ay napakaganda. Para ka na rin nag-aalaga ng native. It's almost the same process for native. But only the price is more expensive than native. Kaya lang, ang klase nila ay it's an imported chicken, you know. Kaya medyo a bit expensive. Ayan, may itlog na sila. Oh, ayan, sinyalan niya yung itlog nila. Apat. So, I have to collect now para ibenta ko or ipapisa ko sa incubator. So, ito na sila. Marami na silang itlog. Almost all of them laying egg now. Lahat na sila nanging itlog. Ayan. So, ang dami. Ito, guys, ay pinipili ko. Yung mga good, inilalagay ko sa incubator. At saka yung mga reject, kagaya ng madumi, ganon, binibenta ko, guys. Ang isang tray ng itlog dito, guys, na ganito is 280 per tray. So, napakaganda ang presyo, guys. Sulit na sulit yung heritage chicken. So, ito, guys, ang harvest ko ngayon. Lahat yung mga itlog nila, yung black Australop at saka bear flavor na nakakaisang almost isang tray na sa isang araw ang aking nahaharvest. Kaya ayan, sulit na sulit ko, guys, ang pag-aalaga ng manok kasi nag-enjoy ako tapos kumikita pa ako, diba? So yung mga malalapit, guys, dito sa amin, dito sa San Mariano, pwede kayong kumuha ng kumasyal dito. May mga benta akong organic egg and may benta rin ako mga sisiw kung gusto nyo magpa-reserve kasi for reservation lang kasi maraming nag-o-order sa aking mga alagang sisiw. Ito naman, guys, ay aking mga light sauces. Ayan. Alam nyo, guys, ang mga yan ay malapit na rin silang mangitlog. Ayan. Alam nyo, guys, ito ay nasa 6 months old na sila, kaya malapit na silang mangitlog. Pag mag-change ang weather, kasi napakalamig dito sa amin, maapektuhan ang kanilang pangitlog. So, by February, ganyan, mag-change ang medyo uminit ang panahon, mag-start ng mangitlog ang mga ito, guys. Ito ay light sausage, guys. Ang ganda ng kanilang lahi. Ang bentahan ko dito, guys, ang sisiw nito is 220 2 weeks old chicks. Kasi nung binili ko ito, sisiw pa lang sila. Kaya ang presyo ng pagbili ko dito is 220. Kaya yun din ang presyo ko, guys, pag ibebenta ko ang kanilang mga itlog, ang mga sisiw.